Hello mga co-makers! Testingin na natin yung ginawa kong foundation and concealer cream. Ito, tingnan na lagyan natin tong mga dark spots ko. Tingnan natin kung natatakpan ba siya at hindi na lata. Yan! Kita niyo mga co-makers! Ang ganda ng resulta! Yan, oh! Tsaka hindi siya parang angat, hindi siya puting-puti. Nagbi-blend lang siya sa balat. Pero hindi na mapapansin yung mga blemishes. Ang ganda mga co-makers. Gusto nyo bang matutunan kung paano gawin ito? Papakita ko sa inyo kung paano ko ito ginawa. At napakadali lang po mga co-makers. At lahat po ay natural and organic ingredients. Yan, napakaganda. Sige po mga co-makers, panoorin po ninyo hanggang sa matapos. Ang una nating sangkap ay ang shea butter. Ito ay tinunaw na natin. Ito ay magandang moisturizer sa ating mga balat at anti-aging pa. So, kailangan po natin ng 1/2 tablespoon. Alahating kutsara lang po. Next ay lalagyan natin ng sweet almond oil na 1/2 teaspoon, kalahating kutsarita. Sunod na ilagay natin ay ang zinc oxide. Lagyan na lang muna natin ng 1/2 tablespoon. Ito ang pinaka sunscreen natin o nagbibigay ng proteksyon laban sa sunog ng araw. At ito din ay itatanggal ng extra o excess oil sa ating mga balat. Next ay lagyan natin ng red iron oxide na 1/8 teaspoon. Ito yung nagbibigay rin ng shade sa ating cream. Lalagyan din natin ng yellow iron oxide para ma-blend natin dito sa red iron oxide para maging maganda ang kulay nito na sakto sa ating balat. Naging skin tone siya. Lalagyan ko siya ng 1/4 teaspoon. At kung kulang, dagdagan ko na lang mamaya. So, ayan po. Kailangan lang niyang haluing mabuti para mahalong-halo lahat ng kulay, lahat ng sangkap. At kailangan itong ayusin ang ihalong mabuti na may pagdidiin para matanggal yung mga buo-buo at talagang maging cream o maging pinong-pino, kasi wala akong bayuhan na maliit almeres, kaya dito ko na lang siya talaga dinudurog. Pero kung meron kayong salaan na maliliit, pwedeng salain mo na siya para hindi tayo mahirapan maghalo. Medyo natatagalan din ako dito maghalo kasi nga hindi siya sala at may mga buo-buo na sangkap. Pero kailangan lang talaga pagtiyagaan na haluin mabuti at yakin na pinong-pino ang bawat sangkap. Dagdagan pa natin ng zinc oxide kasi nakukulangan ako sa kaniyang lapot. Dagdagan ko ng 1/2 teaspoon ng zinc oxide. Then, lagyan na natin ng 1 vitamin E capsule para
dagdag na bitamina sa ating mga balat. And then, ilagay na rin natin ang geranium. Itong geranium ay napakaganda nito sa balat dahil may antimicrobial ito, antibacterial, at nagpapagaling din ito ng mga skin blemishes at kung may mga rashes at iba pa mga problem sa balat. Lalagyan natin ng 12 drops yung nilagay ko. Kailangan lang talagang haluin mabuti at duruging mabuti yung mga maliliit na buo-buo para pinong-pino siya at smooth siya pag ipahid sa ating balat. Nagdagan pa natin ng yellow iron oxide na 1/4 teaspoon pa rin para magdagdag siya ng lapot kasi medyo malabnaw pa konti. Kailangan kasi sobrang sticky ang ating cream. Ito, okay na itong ating consistency ng ating cream. So, pwede na natin itong isalin sa ating lagayan. Ito, nabili ko sa Shopee. Ito ay 10 grams ang laman nito. Yan. Yan, okay na ang ating cream. So, kailangan na lang natin i-testing kung effective ba ito. So, ito po yung anak ko. Testing natin sa kanya. As you can see, tad-tad po ng tagyawat ang kanyang mukha. Titingnan natin kung matatakpan ba siya ng ginawa nating foundation at concealer. Maganda po talaga siya, mga ka-homemakers. Tuntuwa po ako nung na i-apply ko sa kanya, na testing ko. Kasi natatakpan po talaga yung mga itim-itim sa mukha, yung mga blackheads niya sa gilid ng ilong. Talagang natatakpan siya. Kaya nakakatuwa po talaga na maganda ang resulta ng ating DIY. Ang isa ko pang nagugustuhan dito sa ginawa nating cream ay hindi siya angat sa balat, hindi siya mukhang puting-puti o pulang-pula. Ito ay parang balat lang natin pero natatakpan niya ang mga blemishes sa ating balat. Kaya maganda po siya tingnan. At sakto lang po ang kintab, di po siya masyadong makintab. Para lang po siyang balat na makinis. So ayan mga co-makers, sana nagustuhan nyo ang ating video ngayon at ilalagay ko na lang po sa description box ang mga sukat ng ating ginawa ngayon at kung saan ito mabibili yung mga ingredients. Salamat po mga co-makers, God bless po, maraming salamat sa inyong suporta. Malapit na po nating ma-reach out yung requirement ni YouTube na watch hours. So tulungan po ninyo ako. Salamat po. God bless.